Hello, Kuwait, Philippines. Hello, Middle East, and hello, world. Welcome back to ICC Life Update. Yet again, I came back with another special guest, one of our students who completed her complete secondary course. Hey, Puma, could you introduce yourself? My name is Bibi Magsipok. I took computer secretarial. Yes. Thank you for sharing your experience today for our viewers who want to take computer secretary course and check like the insight of how the experience for other students. So, for how did you find ICSA and bakit na-enroll po kayo sa ano computer secretary course? While scrolling my Facebook, I saw Pwede Tagalog. Habang nagsiscroll ako sa Facebook ko, so nakita ko yung video about ICSA. So, ayun. Nakita niyo yung advertising namin, yung maas namin. Ah, ganyan. Gusto namin reach out yung maas namin for people. Sino gusto mag, like, enhance their skill and get opportunities out there. So, Popo, paano yung experience niyo sa classroom? Super great. Ang galing. fun and masyadong how do I say? Events, exercises, maraming experience. Like, ganyan lang, hindi lang ka nag-upo ng typing. Okay. Ganyan kang may different activities sa classroom. We are happy you enjoy your experience and you're satisfied. So po, out of Excel, MS Word, PowerPoint, which one is the hardest for you? Hardest? Yes. MS Word. MS. First time? Yes. First time na hinarinig ko MS Word is the hardest. Kasi usually sabi nila, ang hirap yung Excel. Mm-hmm. Lang PowerPoint sa MS Word is more easier. Sabi nila, first time nakita kong student, sabi nila, MS Word is the hardest. But actually, wala naman talagang mahirap pag ano mo siya. Kaso lang, noong time na yon, nag-vacation ako sa Pilipinas, so parang na-stuck ako. Tapos na-stuck yung ano ko ba, parang hindi ko na maalala lahat na tinuro. Tapos yung Excel kasi, nag-focus talaga ako, parang nag-ano talaga ako ba, nag-study talaga ako. Talaga yung sinasabi. Ganyan, mas madali yung Excel kasi nag-focus ka masyado sa studies mo. Lang, sa MS Word, nalimutan mo, ganyan. Ganyan siya mahirap. Naman. Kasi kung nag-practice ka more, the more it easier become. More practice, more easy it becomes. Ganyan, pwede kaya mo pa. Kasi, anong hardest lang sa MS Word is table, saka yung shapes. Diba? Mm-hmm. Dapat alam mo saan mo ilagay yung shapes, saan mo ilagay yung table. Mahirap pa niya, na-understand ko. Mahirap din siya pag ngayon, mag-aaral ka, pero pag tapos mo na, marerecall mo na lahat. Ay, ganito pala yun. Hindi ko to na mga gano'n. Dapat practice tayo. So, which is the easiest one for you? PowerPoint. Kasi dapat click ka lang yung click tapos animation, tapos slideshow. Fun siya. Kasi nagawa ka, katulad nagawa pa your own video, like your own animation sa PowerPoint. Tapos pwede kayo gawa ng ads din. Ads for advertisement, social media, or pwede nyo gawa, i-edit yung picture nyo, tapos pwede sa TikTok, Facebook, lahat yan. Pag nanonood ka lang na may nagpaper, parang mahirap paano niya nagawa to. Pero pag ikaw na yung gagawa ng presentation, madali ang pala. Yan lang. Dapat click mo lang yan. Tapos arrange mo 1, 2, 3. Tapos ayan, nalang kang animation na. So, natapos ka na yung course mo. Congratulations po. We wish you the success and many more in the future. So, po, ano yung next plan nyo? Mag-enroll ng computer secretarial. Na naman. Caregiver course. Actually po, yung plan nyo is like really good kasi and health and social care caregiver. Dapat marunong po kayo paano gawin ng computer. Kasi, assignment-based yan. Which is like, lahat yung mga assignment nyo gawa nyo sa computer. Hindi lang sa paper. Pati lahat yan, hindi. Lahat sa computer gawa nyo. So, yun talaga yung una ko sana, ma'am, like, mag-enroll sana ako ng caregiver. Kaso lang, sabi ko, wala akong knowledge sa computer. So, gusto ko talaga yung sa computer muna. Yung determination mo, ma'am, is really strong kasi nakita ko yung mga prospect ko, sabi nila, I want to enroll in health and social care. Lang yung dating sila dito, hindi sila marunong pa na gamit ang computer. Lang, anong gawa nila? Nag-give up sila. Lang ikaw, some students namin sa health and social care, sa computer secretary, hindi sila nag-give up.
nag-aayos silang computer secretary, tapos napunta sila sa health and social care. Mm. Ganyan nag-show how determined you are to kasi achieve your goal. Lahat kasi may process dapat, ma'am. Dapat step one muna. Step two. Dapat hindi ka, hindi ka pwede mag-jump. Ano po, nag-jump ka sa ibang step. Like, there's 10 step, na-jump ka sa 10. Dapat hindi dahil. Dalian ka. Dapat slowly. Uh-oh. It's like that, when you want to reach your dream, there is hardship. Yes. You should go slowly. Yes. Then you will reach your goal. Yes. Kayo mag-ano, push yourself, and you're the one who's working hard for yourself. Actually, muntik na din akong matigil kasi parang tawag dito, yung parang nawalan din ako na ano. Pero, through the Facebook post ni Sir Ryan na mga encouragement. Encouragement. Doon talaga ako na-push. So, yun na sa tumulong sa akin. Then, my goal and my dream. Ganon. Kasi, alam namin, prospect naman become hopeless after we say the requirements is computer knowledge. Mm-hmm. Lang, we also try to post on Facebook like you should not give up. We have other courses you can you can enhance your skill and you can join these courses. Mm-hmm. We have this all these courses kasi para mag-enhance yung skill nyo tapos get yung opportunity yung gusto nyo for a long time. Mm-hmm. So, we're really here for like as your partner success, encouragement and everything. So, congratulations again, ma'am. So, what is your encourage message for our dear viewers? Sino gusto mag-enroll lang, takot sila. So, kung magbabala kayo at may plano kayo na mag-enroll, huwag nyo nang patagalin. Like, start now. Kasi, hindi siya madali. Na pag-start mo, matatapos ka agad. Yeah. Kailangan mo pa mag-learn, mga ganyan. Yeah. So, it ang encourage time. Ko siguro kasi ma'am, ang may story kasi behind kung nag-enroll ako nung nakaraan. Nag-inquire ako kay ma'am, then afternoon, nagpaalam ako sa boss ko. Sabi ko, boss, mag-aral akong ganito, ganyan. Tapos, hindi ako pinayagan. Tapos, sabi niya, kung gusto mong mag-aral, umuwi ka ng Pilipinas. Muntik na ako mapauwi noon. Pero sabi ko, sige, I stop. Hindi ako mag-aral. Tapos, pero, hindi nila alam hanggang ngayon na nag-aral ako talaga dito. Wow. At saka natapos ko hanggang ngayon. So, kasi nung time na yun, is gagamitin ko sana yung like every Friday. So, hindi pwede ako lumabas every Friday. So, yung ginawa ko, ginamit ko yung day off ko para mag-aral. So, kung kayo din, kung yung may day off kayo na twice a month or once a month, okay lang, pasok pa rin kayo. You take the risk. Nakuha mo yung risk mo of losing the job to achieve your dream. Kasi ma'am, hindi, kailangan talaga sa buhay ganyan eh. Kailangan mo talaga challenge. Huwag kayo takot. Dapat face your challenge. If you want to get what you want, you should face the challenge. You should take the step. So, yun talaga yung believe mo po. Yun talaga. Ang sana yung hindi nila alam. So, kasi, yun kasi mostly yung problema like OFW like me na nasa bahay. Dito. Takot sila kasi wala silang day off. No. May online. Yun nga yung sinasabi nila ma'am na if there's a will, there's a way. If there's a will, there's a way. And you took that quote really seriously. Yeah. Wow. There's a way talaga. Magkakaroon talaga ng paraan. So, nagawa ko siya ng paraan. And I'm done. So, okay, yung sekretaryal na hindi nila alam. It took time. Lang you finally came. Umabot na kasi ako sa point, ma'am, na tigil, ganito, ganyan, ganyan. Pero, yun nga, ma'am, through sa encouragement na napakikita ko sa post ni sir palagi, hindi niya alam. Baka alam niya kung nakita niya ito. Hindi niya alam yung mga quotes na sinesend niya sa GJ. Yun talaga yung parang, grabe, tama ito lahat. Para talaga sa akin to, parang alam mo yung parang down ka na, tapos parang hinihila ka niya. Hindi ka pwede sumuko. No, stand up, ganun. Kasi nagawa kaming meeting ito, sabi nila, sabi namin kayo yung instructor. Sa kayo yung instructor din, nag-plan sila mag-send this encouraged message. Kasi alam nila pa paano ang hirap yung baraho ng students nila. Even though they're young, they still understand because they're also working. So, sabi nila, gusto namin ibigay ng encouragement quotes every day. So, continue na lang ang tulong sa akin. Promise talaga yun. We're very happy. Kasi, nagawa nag-start sila. Sinisave ko ngayon, ma'am. Nag-save mo lahat yan. Totoo, sinisave ko talaga siya sa iko. Ala, para to sa sarili ko. Kasi hindi ko lang siya pwede gamitin ngayon. Pwede ko siyang gamitin in the future. If I feel weak, pwede ko siyang gamitin dito ko nag-start. Sa galing mo. Dito ako nag-start. Yeah. Ito yung sinabi. Ito, dapat kailangan stand again, wake up, mga ganon. Yeah, I should like, if you feel hopeless, you always remember how you was, the hardship you went through. Yes. So, you keep going. You should remember why you are here now. Because you work hard
and you came to this place now. Mm-hmm. You finished your course and almost going to health and social care. Yeah. So speaking of finishing our course, certificate mo po. Thank congratulations you. Po for thank finishing you. Certificate. Today, yeah. na-stamp namin sa kanasign namin today. Congratulations. So, we wish you the best and hope we see you here in health and social care. Yeah, of course. Paano yung class? Of course, yes. Ang ingay sila. Thank you. Welcome po. We wish you the best again. Thank you for your message and your experience is so inspiring. We are happy. Our quotes, our every message to you and the group chat help you. Na tulong ka mag keep going because what that was our goal. Our goal is to give our students encouragement. Always go on. Don't stop. Remember why you are here. Why you're taking this course? Because you want to go out of your hardship and reach your goal. Yung na-realize ko, ma'am, lahat ng bagay, lahat, sa una lang siya mahirap. Yes, as in, sa una lang siya mahirap. Yes, that's true. Kasi, palang nag-learn ka palang pero pag na-ano mo na siya, na-overcome mo na siya, ay, yun lang pala. Easy lang pala. Una, mahirap pa lang. Kung natapos nyo, na-overcome ka, tunyo, ang small yan. Bakit natakot ako? Bakit na-sensitive ako? Ganyan. So, ganyan yung challenges. Yun talaga, ma'am, na parang lahat sa mga nagbabalak talaga mag-enroll or may plano is okay. Grab your chance. Hindi ka makakaalis kasi sa kung ano ka lang ngayon kung hindi mo subukan mag-step kasi takot kang matumba, takot kang maganyan. So, kailangan mo talaga i-overcome yung takot mo. Yeah, overcome. If you want to get what you need, you should jump to that step. Don't wait for someone to push you. Yes! You wait for someone to push you. At the end of the day, you only have yourself. Yes. Only you can help yourself. Yeah. That's true. Exactly. Yeah, thank you. Your story, your experience is really inspiring. Yeah. Thank you for sharing it to all of you. Yes, I know the ones who is watching right now are inspired by how hard you are working. They see how from your face, your experience of how much you work hard to reach now and got your certificate. And also you're gonna go another challenge is having social care, which is I think will be really, really easy for you because you have this thing you want. If you have a will, you will do it. Yeah. Nothing is like impossible for you. You want to go. It's like I know. Alam ko. You will come over this. Yes, you will get your diploma. Yeah, I'll see you in graduation, baby. Yeah. Thank you for again. Congratulations. Yeah, many. Yeah. All the best. Talaga guys, yung mga teacher dito promise. lahat sila. Also si especially kay Sir Ryan kasi siya yung teacher ako. Grabe si Sir Ryan. Hindi ka niya iiwan na. Hindi niya ba yan? Tiklin siya. Oh, hindi ka naiiwan hanggat hindi ka natututo. Kailangan mo talaga. Kung hindi mo alam yung step, doon siya. Hindi siya punta sa ibang step. Doon ka. At saka iba siya sa teacher ko dati sa Pilipinas kasi. So teacher ko galit pag maitatanong. Kasi si Ryan hindi. Hindi. Calm siya. Kasi usually sa Ryan, yung matisyon namin sa loob, wala silang anger issue. Oo, grabe. Hindi sila galit. Lahat. Pwede mo tanongin kung hindi. Kung wala kang may naano, naiintindihan, hindi lang yung teacher mo lang. Kung wala yung teacher mo, pwede mo i-approach yung iba. Grabe. Kung, usually, kung hindi namin sa school, usually, kung hindi namin alam ito, galitan yung teacher namin. Lang sila, tatawa sila. Sa dahil lang, pwede siya gawa. Ganyan, tatawa sila. Hindi sila nagalit. Ganyan sila, usually. Ganyan na-train kami. Don't be angry because they know, understand how much they, from the beginning, they don't know how to use a computer, but they practice and they become a instructor to spread their knowledge. So, they want to share their knowledge to their students so they understand. Ganyan din sila gagawa. Thank you po. Ang raming share mo. Thank you for your experience thank you so and much for encouragement, feedback, and everything. So, for those who want to inquire, of course, I will put in the WhatsApp number in the caption. And for those who want to visit our office is in Kuwait City, Maria Panasonic Tower 8th floor. And I'm Israel from ICC Kuwait. And we have today Ms. Selby, who believe ICC Kuwait is your partner in success. Bye. See you next time.